welcome back sa aking channel. So today ang gagawin natin ay mag-unboxing tayo ng ating binili sa noon.com. So this is not a sponsored video. Palagi lang talaga ako namimili sa noon.com. So kasi nakita ko tong item na to dahil nung nagbo-browse ako dun sa kanilang online shop. So nakita ko siya at alam ko na talaga makakatulong siya talaga sa akin dahil ako yung tao na maraming gamit sa kusina. Dahil palagi ako nagluluto, pagkatapos palagi ko tong binibili tong mga itong item na ilalagay dito sa nabili ko. So ito siya guys, sealed na sealed pa yan, dahil hindi pa yan nabubuksan. So ang aking binili ay ang triple paper dispenser. So papakita ko sa inyo dito or dito yung picture ng aking binili, but for the meantime ayan siya para makita nyo rin ng malapit na. So ang amount nito guys is 1950 dirhams. Iko-convert na lang natin dyan at makikita nyo yung ano presyo sa pesos, kasi I'm sure na available din tong item na to sa Lazada dahil nakita ko siya sa Lazada. So i-check ko rin sa inyo kung magkano tong item na to sa Lazada. Ilalagay ko rin dito para makita nyo. So ang ano ko dito guys, kasi yung aking aluminum foil pati yung aking mga yung plastic pati yung paste kitchen towel ay ano halabo-labo yung ano niya, yung lalagyan niya. So nakita ko to kasi gusto ko magkakasama na siya, kasi kapag nag ano ka ng pag nagbe-bake ka, tsaka pag nag ano ka ng tatakip ka ng mga ulam, so kukunin ko pa siya doon sa may taas. At least to, itong holder na to ay talaga makakatulong para i-hold niya yung talaga pati yung kitchen towel, pati yung aluminum foil. Ayan. So, ang highlights nito guys ay multifunctional tool to hold tissue papers, aluminum foils, and other kitchen necessities. Offers easy and clean edge cutting with its double-sided blade. So, clean daw yung pagka-cut niya, kumbaga dun sa mga sa aluminum foil. So, makikita rin natin yan. Compact designs, consume minimal space in kitchen, premium quality, construction extend, its shelf life. Tapos, ang nakalagay dito ay, here's a great product which allows you to access all these necessary items at least one place with ease. The dispenser is just the item you need to manage space and avoid clutter in the kitchen. Correct. Dahil yung aking kitchen ay hiwa-hiwalay siya. With a beautiful white plastic body, this wonderful accessory is a must-have in every modern home. The product has three dispensers, one for plastic wrap, one for aluminum foil, and a traditional ring dispensers for paper towel. So excited ako guys. Buksan na natin tong ating nabili sa online shop. So isa to talaga na tingin ko na makakatulong sa akin. So ayun, buksan mo. Na ano ko na pala to guys, na tagdun, na sanitize ko na tong plastic na to. So ayan siya. Ito yung mga nakikita ko sa ano, sa mga online, yung sa online shop, kahit dito sa YouTube nakikita ko, tapos marami na rin mga nag-review nito. So ayan yung sinasabi ko sa inyo guys, may glare lang ng liwanag, pwede siya sa paper towel, tapos meron din sa aluminum foil, tapos meron sa plastic. Ayan siya, ito yung sa aluminum foil, tapos ito yung sa plastic, tapos meron, pwede nyo pa siyang lagyan yung taas niya ng mga ayan, yung nakikita nyo, pwede nyo pang lagyan ng mga pang ano sa taas, at least nakaka-save siya ng space. So triple paper dispenser, ayan ang tawag sa kanya. Buksan na natin kung ano yung nasa loob. Excited much. Ayun ko, ayan siya guys. Ayan yung laman niya. Ganyan siya. Siguro, pag-aaralan ko siya kung paano ang pag-assemble nito. Aside from this, ay meron pa siyang... Yeah, yun lang yung laman niya. Ah, kasi nandito pala sa kaloob-loob. Nagulat ako kasi paano ko ilalagay yung tissue. So, bubuksan.
Ayun, nabuksan. Bubuksan natin yun. Itong nasa unahan. Nagulat ako kasi sabi ko, paano ko siya malalagay? Bakit ganun? Wala yung tissue. So, ayun, nabuksan siya. Bubuksan ko lang itong isang to, guys, ha? Alam niyo guys, naiinosente ako, natatakot ako nang buksan siya kasi baka masira siya. So, ayan, dito lang pala. Dito lang pala bubuksan. So, meron siyang ito yung kasi to guys ay ikakabit din to sa may wall. So, hindi ako pwedeng mag-drill dahil yung asawa ko ang pwedeng mag-drill nito dahil sinabi niya sa akin na siya daw ang magkakabit nitong mga binili ko dahil hindi siya papayag na ako magkakabit dahil baka daw masira yung mga wall. So, ayan, meron siya. Ito yung kasama niya. And then, ito pala yung lagayan nung sa tissue. Ito pala, nandito siya. Akala ko wala. So, natakot ako kasi akala ko wala siya. So, ayan siya. Dito mo siguro, dito mo ilalagay yung ayan, dyan mo ilalagay yung ano, dyan mo ilalagay yung aluminum foil tsaka yung plastic. Tapos, ganyan yung pag-bite niya. Tapos, ganyan siya siguro sa may sorry, ganito siya sa may wall. Ayan, ganyan siya sa may wall. Tapos, siguro yung blade, guys, ay ayan, nakalagay dito sa loob yung blade. So, mamaya ko na lang din siya ikakabit. Pag-aaralan ko muna para mamaya pagturo ko kay Papa kung paano siya ikakabit. Kasi I think this one ay meron siyang dapat na pagkabitan dito sa may gilid. So, pag-aaralan ko muna siya and then para pagkabit ni Papa mamaya ay okay na siya. Guys, para maikabit to, ayan, yung blade na nagka-cut doon sa may aluminum foil, pati yung plastic wrap, katulad nung ito, yung ganyan. Para makabit nyo siya, guys, pinag-aralan ko siya, sobrang nahirapan ako kung paano siya ikabit nung una. Ewan ko, tatanga-tanga lang ako siguro. So, ikakabit natin yung isa, ito. Ikakabit natin siya. Papakita ko sa inyo kung paano. So, ayan guys, may libre siyang ito siya, yung blade. So, una nyong gagawin guys ay tanggalin nyo muna yung blade kasi baka mamaya masugatan kayo pag kinabit nyo siya dito. So, dapat pag kinabit nyo siya dito ay ito ay nandito sa may gitna. Tapos, ayan siya, pag natanggal nyo, ayan. So, dapat itong babanto, kasi tatlo yan guys eh. Meron dito sa may taas na butas. Tapos dito sa may gitna may butas. Tapos dito yung pinagro-rollan nung blade. So, hindi siya dapat ganyan guys pag kinabit nyo. Baliktad siya. So, dapat pa ganyan. So, nandito yung isang butas. Yung butas sa gitna. At yung pinagro-rollan ng blade. So, ayan. Ayan siya. Para makita nyo. So, ang una nyong gagawin ay ayan guys. Makikita nyo meron siyang dalawang parang hook dyan. Noong una guys, hirap na hirap akong ikabit siya. Hindi ko alam kung paano. So, nakuha ko na yung technique. Ang gagawin nyo lang guys ay idadown nyo lang to. Ayan o, idadown nyo para bumuka siya ng malaki. Para maipasok nyo yung dalawang, itong dalawang hook dun sa loob. So, ibubukan nyo lang siya ng pababang ganun para pumasok. So, ayan, pumasok yung isa. Tapos, ayan, ganyan. So, ayan na, nakapasok na siya. Kasi kung dito nyo siya i-start guys sa may dulo, katulad ng ginagawa ko kanina, hirap na hirap ako, hindi ko alam kung paano siya ipasok, hindi ko mapasok. So, nung nakuha ko na yung technique niya, yung parang ibinuka ko lang siyang ganun, tapos nakuha ko na. So, ayan, napasok na siya. Ang next ay, bubuksan nyo to para mailagay nyo naman yung blade doon sa may ilalim. So, kasi guys, nakakatakot yung blade. Ayan siya, oh. Masyadong mahigpit yung blade. So, dapat ano lang siya talaga dahan-dahan yung pagkabit nyo. So, ayan. Tapos paganyan. Yan. Tapos i-close nyo siya. Ayun, nakakabit na siya. So, ayan guys. Nakakabit na siya na gano'n. So, magkaiba ang blade nito guys. Kasi napansin ko dito, ang blade nito ay parang patusok. Ayan, kung nakikita nyo, patusok, diba? Tapos yung kabila naman nito guys, ang blade nito ay bilog naman dito. So,
ganyan ang ano niya, ang paglagay niya. Tapos ilalagay niya lang siya na ulit ng paganyan. Ayan. So lock na siya ulit. Ayan, pwede nyo na siyang ikabit. Pero pag kinabit nyo siya sa wall, dapat tatanggalin nyo muna itong dalawa. So, let's start guys. Ikabit na natin to sa wall. So guys, meron pa pala ako ituturo na isa. Ayan, yung paglalagay nung holder para sa kitchen towel. So, ayan. Ang gagawin nyo lang, ayan siya guys. Meron siya, diba, dalawa. So, ayan. Dun sa may ano may bibigay sila sa inyo na dalawa, ito siya, dalawang ganyan. So, ang gagawin niyo, 'di ba, nakaganyan yung tissue ho, itong ating wall mount kitchen organizer. So, ang gagawin niyo lang ay ikakabit niyo lang dito sa may side na 'to. Ayan, dalawa 'yan, 'di ba? So, ikakabit niyo lang. Una guys, nahirap na ano talaga kasi walang instruction kapag binili niyo. Walang instruction, so it's up to you kung paano mo siya i-assemble. So ayan, meron siya diyan na parang yan, no, yung uka. Ang gagawin niyo ay ipapasok niyo siya diyan sa loob. Ayan, napasok na siya. So ayan guys, so ganun din sa kabila, meron din siya nung apat yung uka. So ang gagawin niyo lang, ipapasok niyo lang siya doon sa loob. Ayan. So, ito, pwedeng kung gano'ng kalaki yung tissue nyo, pwedeng paganyan. Or, kung itong mag-a-adjust kasi kung gano'ng ka, ano yung tissue nyo. Ayan. So, talagang ito na guys, ikakabit na natin siya sa wall. So, ayan na, nakabit na natin siya. So, ang ginawa ko dito, guys, dito sa may una, sa may plastic, yun yung, ano, parang, kung makikita nyo, tinuro ko kanina sa inyo, yung parang B-shape. So, dito siya inano sa plastic. Tapos, ayan, lalagay na natin siya dito. Ganyan kahaba. Ganyan nyo lang siya. So, ayan. Nakuha niyo yung plastic. Tapos, kung ito na aluminum foil, gusto nyo ganyan kahaba, ganyan nyo. So, ang bilis lang niya, guys. So, ayan. Ito, babalik lang natin siya dyan sa may ilalim. Okay. Ayan, guys. Napaka-helpful niya talaga kasi ayan o, gadagana niya. Tapos din sa taas guys, ang gagawin ko dyan ay lalagyan syempre natin niya ng mga ayan, yung mga magagaan lang ng aking mga seasoning yan sa taas. Yung mga magagaan lang ayan. So ayan na guys. Napaka-ano niya, helpful talaga. Ang ganda. Mas mapapadali ang aking buhay. Hindi na ito, kasi ito yung mga ito, yung ganito ko, yung aluminum, tsaka yung ano ito, yung plastic nakalagay yan dun sa may, ano, sa may estante, sa may taas ngayon. Sama-sama na siya dyan. Pati itong ating, ano,
tissue holder. So guys, itong ilalagyan ng tissue, dapat bago nyo siya ikabit sa wall, ilagay nyo na siya kasi hindi nyo na yan matatanggal, guys. Once na nakadikit na siya dyan. So, yun lang guys for today. Ilalagay ko lahat yung links kung meron siya sa Lazada. Tsaka dito sa may UAE sa Middle East yung noon kung saan ko siya binili. So, bye-bye!